Parokya ng Nuestra Señora de la Asunción. Ako po si Brother Alex. Ako po si Teacher Jovi. At ako po si Kuya Alvin. At ito ang Usapang Asunción, ang makalangit na puntahan ukol sa Patrona Reyna at Inang Bayang Bulacan. Magandang gabi sa inyo, Brother Alex and Kuya Alvin. Kamusta naman kayong dalawa? Siyempre, masaya ako at na-excite kung ano nga ba yung pag-uusapan pa natin ngayong gabi. Siyempre, magandang gabi din para sa ating mga viewers dyan sa kanilang mga bahay. Magandang gabi po sa ating lahat. At narito po ulit tayo upang pag-usapan ang mga bagay-bagay tungkol sa ating pananampalataya, debosyon at pag-ibig sa mahal na Birhen Maria. Noong nakarang Sabado ay tinalakay natin at binalikan natin ang kasaysayan kung paanong si Maria ay naging bahagi ng ating bayan ng Bulacan. Pero minsan napapaisip ako, bakit nga ba titulo ni Maria ang ipinangalan sa ating parokya? Siyempre, dagdag mo pa dito kung ano yung ginampala ng Mahal na Birheng Maria sa kasaysayan ng kaligtasan para na rin sa ating kaligtasan at sa ikalaluwalhati ng lahat ng tao. Tama ka dyan, Brother Alex. Sa episode na ito, malalaman natin ang sagot sa mga katanungan na yan. Ito ay pinamagatang ang Pitakasi ng Bulacan. Siyempre, at abayanan din natin ang paparating ng mga dokumentary. Bakit, Kuya Alvin, anong dokumentary ba ang meron ngayong gabi? Kung pinag-uusapan lang din naman natin ang Pitakasi ng Bulacan, na dapat din naman sigurong ipakilala ang mga tao sa likod nito. Bakit parang proud na proud ata kayo ngayong gabi sa episode na mapapanood ng ating mga viewers? Eh bakit hindi? Si Kuya Alvin ay isa sa mga rekamaderos ng ating patrona. Basta abangan nyo na lang mamaya sa episode natin. Kung gayon pala, ipakilala natin sa ating mga viewers ang bisita sa gabing ito. Siyempre, kung si Maria lang din ang ating pag-uusapan, hindi na tayo lalayo. Isa sa Vatican at lihasa sa Mariology. Wala nang iba kundi ang ating parochial vicar, Reverend Father Francis Protasio Cortez III from the Order of St. Augustine. Father Kaka, maraming salamat po sa pagpapaunlak para makapanayam namin ikaw sa Usapang Asunsyon. Para po sa ating unang katanungan, Father, bakit po kayo nag-aalaga ng mga imahe ng ating simbahan at ang mga tao? Una sa lahat ay sa simbahan ay may patayan tayo sa Biblika na kung saan ay sa pamagitan ng panahon ni Moises ay ipinag-utos ng Panginoong Diyos na gumawa ng arko ng tipan at ipinag-utos ng Panginoon na gumawa ng anghel na nakalagay doon sa ibabaw ng arko bilang tanda na kung saan ay naroon ang kanyang banal na kapanatilihan, Divine Presence of God. Pangalawa, sa aklat din ng Exodo, nang tuklawin ng makamandag na Ahas ang mga Israelita bilang parusa rito, ipinag-utos ng Panginoon Diyos kay Moises nang ito ay humingi ng patawad ang mga Israelita, ipinag-utos ng Panginoon na gumawa ng isang ahas na yari sa tanso at ilagay sa ituktok ng tikim na ang sino mang tumingala doon sa tansong ahas na ito ay makakaranas ng kagalingan. At yun ang masasabi natin na may batayan tayo sa larangang usapin pambibigal. Ngayon, sa panahon naman ng bagong tipan, ay ipinapaunawa naman sa atin na napakahalaga naman ng mga imahen ito. Hindi para sila'y sambahin, hindi para dakilain, kundi magpaalaala sa atin kung paanong itong mga banal na ito, lalo din sa lahat ang Panginoong Hesukristo na nakikita natin sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Kaya sila'y kapiling, sila'y nagiging kasama natin. So, ibig sabihin po pala, Reverend Father, itong paggawa ng mga imahe natin sa Simbahang Katolika ay mayroong biblical reference. At hindi lamang ito basta-basta ginawa ng tao para ganyanin or gawa ng ganitong bagay, kundi ipinag-utos mismo ng Diyos na maaari tayong maglilok ng imahe at hindi upang sambahin, bagkus ito ay maging isang paalala ng kanyang banal na presensya. Tama ka doon, kaya mali-mali yung pagbibigay ng kahulugan sa Exodus chapter 20 okay. Na akong si Yahweh ay mapalibubuing Diyos na huwag kayong gagawa ng anumang Diyosan na nasa langit at nasa lupa.
So, ibig sabihin, Padre, mali yung konteksto na ginagamit ng ibang sekta. Mali-mali. Sapagkat yun ay nakabatay sa nangyari sa panahon ng 400 taon ng pagkailipin ng mga Israelita sa kamay ng mga taga-Egyptyo. Uh-huh. Sapagkat sila nasa ilalim ng panahon ng mga Egyptyo, so sila sumasamba sa palaka, sila sumasamba sa ibon o sa agila, sila sumasamba sa leon at katulad noong gininto ang baka na nangyari nga doon sa aklat ng Exodo. Yun ang sinasabi doon sa Biblia na huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi man Diyos-Diyosan si Kristo. Napakagandang paglilinaw po nun para sa ating mga viewer kung bakit nga ba tayo mayroong imahen sa ating loob ng simbahan. Matanong ko lang po, Padre Kakal, ilang taon na kaya ang imahen ng Nuestra Señora de la Asunción dito sa ating parokya? Karaniwan ay nagsisimula ang isang tinatawag na pueblo sa pamamagitan ng pagtatayo ng simbahan. Kung ang simbahan natin ay itinatag ng taong 1578 sa pamamagitan ng mga misyoneros Agustino, idinambana at inilukluk na yung patronato na tinatawag. Kaya may tinatawag tayong patronato sapagkat alam naman natin na ang ating bansa ay nagsimula tayo sa kasaysayan ng ating mga ninuno na kung saan ay mga pagan worshippers. Yun na tawag na bawat tribo ay may kanya-kanyang anito o tagapanganaga. Ngayon nang ma-Christianize ang ating mga ninuno ay sa halip na sa pangalaga ng anito o natawag natin ng mga Diyos-Diyosan ay ang ipinalit doon ay yung mga banal. Kaya ang isang simbahan ay at ang isang komunidad ay binibigyan ng isang tagapangalaga na tinatawag na patronato o yung tinatawag na patrona o kaya ay yung pinamimintuhunan o yung pinakasain ng lugar bilang tagapangalaga ng lugar. So, ibig sabihin, kung sisipapin po pala natin, ang titulo ng Mahal na Birhen Maria sa kanyang titulo dito sa Bulacan ng Nuestra Señora de la Asunción ay kasing tagal din na umiral dito sa bayan ng Bulacan. Simula ng iakyat o idambana ng mga Fraile Agustino ang Mahal na Birhen Maria, ipinakilala din nila yon sa pag-anong lupain ng Katagalugan ang Mahal na Birhen Maria sa ating bayan. Tama ka doon. Kaya ang mahal na ina ay simula pa ng unang Kristyanismo sa ating bayan ng Bulacan. Bulacan, kaano sabi na ipagundan ng buhay ni Kristiyano at kayo din ay yung pang-araw-araw na pamumuhay ng mga taga-Bulacan ay naging kakibatan na sa kanilang pamiminto sa Mahal na Ina, ang Nuestra Señora de la Asunción. Father, question po, saan po kaya nagsimula o saan nakabase ang paniniwala ng mga Kristiyano tungkol sa pag-aakyat sa langit sa Mahal na Birheng Maria? Batay sa doktrina Kristiyana, ay binabanggit doon na matapos na ang Mahal na Inang Birheng Maria ay mabuhay sa daigdig, siya ay iniakyat sa langit katawan at kaluluwa. Kaya simula pa noon, meron na tayong tinatawag na cult. Meron ng pamimintuho sa Nuestra Señora de la Asunción. Pero pinagtibay ito, sapagkat ito'y naging anak lamang ng Enepensentimus Deus na Papa Pio Ikasyam noong taong 1850. Ang isabi ng Enefabris Deus, si Mariang ipinaglihing walang bayad sala. At isinilang naman noong 1950 yung tinatawag na Monifensentissimus Deus ni Papa Pio XII na kung saan ay kiniklala si Maria na dahil nga siya ay ipinaglihing walang bayad sala, may never experience na to be corrupted yung kanyang body. Kaya, bati doon, siya yung kauna-unahang nilalang na ginamtimpalaan ng Diyos na hindi naagnas yung kanyang katawan. Kaya sinasabing na hindi siya natulog o namatay si Maria, kung hindi matapos si Maria ay mabuhay sa daigdig, siya iniyakit sa langit, katawan at kalwa. Siguro tataka kayo, papaano na 1950 lang pala yung Monifensentissimus Deus ni Papa Pio XII? Samantalang ang simbahan natin tinatagda noong 1578, meron ng Asunsyon. Sapagkat lagi natin tatandaan, wala pa yung pagsilang ng Monifensentissimus Deus ay meron na ngang ganitong uri ng pagkilala kay Maria na naganap sa Ephesus. Sapagkat maliwanag na sinabi doon sa
sa Council of Ephesus, yung tungkol sa Marian Doctrine, tungkol sa Marian Dogma, na kung saan ay matapos sa ipagtagumbili ni Jesus habang siya nakapako sa krus sa Kalbaryo, sa kanyang pinakamamahal na alagad na si Juan Evangelista, isinama na ni Juan Evangelista sa kanyang bahay si Maria bilang kanyang ina. Ano po ba yung tinatawag na Marian Dogma, Father? Yung Marian Dogma ay ito'y pinakamataas na turo ng inang simbahan. Na kung saan yung Church Fathers natin ay sila yung nagbigay ng pagkilala dahil sila yung mga naunang nakaranas kamukha ng orihinal na 12 apostol ng Panginoon. At isa na nga doon si Juan Evangelista. At tandaan ninyo, si Juan Evangelista ang kahuli-huliang namatay na apostol ng Panginoon. At batay sa kasaysayan ng simbahan sa church history, kaya malaban ang sulat ni Apostol San Juan sa kanyang ebanghelyo kumpara doon sa tatlong synoptic gospel na San Mateo, Marcos at Lucas, ang kanyang source of reference ay mismo ang Nabiri Maria. So sa mga tuwid po pala, mayroong malaking ugnayan yung paglilihi kay Maria sa kanya, o yung kalusdisang paglilihi kay Maria sa kanyang pag-aakyat sa langit. Bilang siya ay tinagurian din, tulad ng mga nabasa namin sa konseho ng Efeso, na siya din ay tinawag na Theotokos. Mm-hmm. Ano ba, Padre, yung ibig sabihin ng salitang Theotokos? Ang Theotokos ay ang ibig sabihin nito ay Mother of God. Gayun din ay Bearer of God. Sapagkat alam naman natin na during the time of the Annunciation, it is the beginning point of the Incarnation. Doon pa lamang sa pamamalitan ng anghel kay Ginoong Santa Maria, ay naganap na doon sa kanyang fiat, yung kanyang pagsang-ayon. Yung oo ni Maria, doon na nagsisimula ang kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos sa tao. Sapagkat yung pagsang-ayon ni Maria na yon, eto na, at yung kanyang sinapupunan ay nagmistulang kauna-unahang tabernakulo ng salitang nagkatawang tao. Kaya, mapapansin natin kapag at panahon ng Adbiento, yung panahon ng Adbiento at panahon ng Simbang Gabi, hindi naman talaga actually Christological na pagdiriwang, kundi Mariological celebration. Because we are journeying with Nuestra Señora de la Expectación, Nuestra Señora de la O, na kung saan nananabik na magluwal ng kanyang sanggol sa kanyang sinapupunan. Kaya tayo nakipagdobena kay Maria. So sa mga tuwid po pala, napakalaki ng ginampanan ng Mahal na Birheng Maria sa kasaysayan ng kaligtasan. Yes. Mula sa paglilihi sa kanya ni Santa Ana, sa kanyang buhay, hanggang sa mga huling yugto ng buhay ng Mahal na Birheng Maria, siya talaga ay nanatiling tapat, siya ay nanatiling saksi sa buhay ng Panginoong Jesucristo. Bakit naman po kaya siya tinagurian bilang makabagong Eva? Sapagkat, kung titignan natin yung paralelismo sa aklat ng Genesis at sa mabuting balita, napakalaki ng pagkakaiba ng lumang Eva sa bagong Eva. Sapagkat kaya tinawag na Eva ang babae sa lumang tipan sa aklat ng Genesis, sa kanya manggagaling ang lahat ng tao. Pero ang lumang Eva ito, hindi lamang sa kanya manggagaling ang lahat ng tao, kung hindi ang lumang Eva ay naging tanda kung paano bumagsak ang tao sa kapalaluan. Sapagkat ang kapalaluan o yung sin of pride, yun ang nagpabagsak sa tao. At ito ngayon bagong Eva, na kung saan ay hindi siya naging mapagmataas o naging mapagmalaki, kung hindi ang winika niya, ang salitang, piat mihi, segundum verbum. Narito, ang alipin ng Panginoon, magandang sa atin ay sa iyong winika. Hindi yung nangyari sa lumang Eva, na napatukso siya sa serpiente sapagkat ang ipinangako sa kanyang serpiente ayaw lamang ng Diyos mo na maging katulad mo siya sapagkat malalaman mo kung ano ang mabuti at ang masama. Pero dito sa bagong Eva ay hindi. Ipinagpaubayan niya ang kanyang sarili sa Panginoon mula ng kanyang ibinigay ang kanyang malalang pagpapasya, ang kanyang matamis na oo sa kalooban ng Diyos. Talagang ito ang nagbigay sa kanya ng karangalan ng hindi sa Diyos. Hindi sa pagiging mataas, hindi sa pagiging mayaman, kundi sa pagiging dukha sa paningin ng Diyos. Totus tuyus. Ako'y iyong iyo.
Maraming salamat po, Father, sa paglilinaw. Ngayon, meron din pong mga pagkakataon na si Maria ay tinatawag na kaban ng ipan. Maaari niyo po bang ipaliwanag naman ang tungkol doon? Katulad ng aking sinabi doon sa naglaraman ng kaban ng ipan, ang sinapupunan ni Maria ang kauna-unahang tabernakulo. Kaya tinatawag na kaban ng tipan, Ark of the New Covenant. Sapagkat kung merong tipan o yung arko ng tipan noong panahon ng Exodo na naglalaman ng tatlong pangunahing na mga bagay para maipaunawa ang banal na kapanatilan ng Diyos o tinatawag na divine presence of God sa pamamagitan ng una, ng bowl of manna, pangalawa ay ang Aaron's staff, at ang pangatlo ay yung 2 tablets of stone ng 10 utos. Ngayon, hindi na karaniwang arko ng tipan ang naroon kung hindi yung sinapupunan ngayon ni Maria ang nagsisilbi ngayong tabernakulo. Bakit? It is the fulfillment of God's promise in the Old Testament by sending His begotten Son amongst us. So sa makatuwids, ang mahal na Birhen Maria ang naging sisidla ng Panginoong Hesukristo nung siya'y pumanaw dito sa mundong ito. At tiyak, Father, ito din ay isang hamon para sa atin na maging katulad ng mahal na Birhen Maria na dalhin din natin si Kristo. Na katulad na kung paanong dinala ng mahal na Birhen Maria si Kristo sa kanyang sinapupunan, dalhin din natin si Kristo sa ating buhay. Tama ka doon. Kaya nga kung mapapansin mo, doon sa pagdalaw ng Panginoon ni Maria sa kanyang pinsang si Isabel, dinala niya sa kanyang sisindan ang salita ng Diyos. Kaya puspos ng Espiritu Santo si Maria. Kaya matapos sa batiin ni Elizabeth si Maria, nagagalaw ang sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth. Sapagkat si Juan Bautista ay napuspos ng Espiritu ng Diyos. Kaya ano sabi ni Elizabeth kay Maria? Mapalad ako sapagkat dinalo ako ng ina ng aking Panginoon. Another question, Father. Gaano kahalaga si Maria at ang buhay niya sa buhay nating mga Kristiyano? Ang kalagahan ng buhay ni Maria sa buhay natin mga Kristiyano ay yung pagtulad natin na hindi karaniwan lamang na spirituality ng karaniwang banal o santo o santa ang ikatikita sa atin, kundi yung kabanalan mismo ni Maria. At ano yung kabanalan ni Maria? Ito. Tama ang sinabi ni Propeta Simeon nang dalhin ni Maria at ni Jose si Jesus sa templo upang ihandog sa Diyos. Ano ang sinabi ni Propeta Simeon kay Maria? Nasa kamay ng sanggol na ito ang ikaliligtas ng marami at ang ikapapahamak ng marami. At yan ay magsisibing balaraw sa iyong puso. Na kung saan ay ipinaunawa kung ano ang pagdaraanan ng mga dalamhati o mga sakit ng mahal na Birheng Maria. At kahit na mayroong mga balaraw na tumimo sa kanyang puso, si Maria ay nanindigan. Stabat Mater. Ang ibig sabihin ng salitang stabat, nanatili si Maria ang nakatimbo. Hindi siya hinimatay, hindi siya nagdupasay sa mga nagdaangan na mga dalamhati sakit sa kanyang buhay. Kung hindi si Maria ay nanatili matibay at matatag sapagkat pinanindigan niya yung kanyang pananalig at pananampalataya sa Diyos. So tunay nga na dapat nating gawing modelo at huwaran ng mahal na Birheng Maria sa kanyang pagiging tapat sa Diyos. At tulad nga ng sinabi ni Father Kaka na kung paano tumindig ang mahal na Birheng Maria o Stabat Mater, ganun din natin tindigan ang mga pagsubok at mga hinaharap natin sa buhay na katulad niya na inyakit siya sa langit, taglay ang kaluluwa at katawan. Darating din ang panahon at pagkakataon na tayo ay aakyat din o iaakyat tayo dahil sa ating mga ginampanan na pagsunod sa misyon at kalooban ng Diyos. At yun ang biyaya ng pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, si Maria ay mabuting halimbawa, the model of all disciples, the model of all apostles of our Lord. Na kapag tayo naging masunurin sa kalooban ng Diyos, may nag-iintay sa ating gloria, may nag-iintay sa ating kalulatian sa langit. Muli, Padre, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming invitasyon upang makatugon sa aming mga katanungan na nais tayong matutunan. Kaya nga po, Father, taos sa puso ang pasasalamat ng aming samahan. At nandito po kayo ngayon sa episode natin ngayong gabi para mas mapalalim natin yung ating pag-unawa at pagtingin kung sino ba si Maria sa kasaysayan ng kaligtasan at sa kasaysayan ng ating buhay bilang mga Kristiyano. At napakarami namin natutunan ngayon pa lang. At mamaya may mapapanood pa kami, di ba? Marami tayong
na nakuha mula kay Father Kaka. Tama, tiyak na yung mga viewers natin, nandito man sa Bulacan, nandito sa Pilipinas, o nasa ibang bansa, ay mas higit na nakilala si Maria. Pero syempre, Teacher Jovi, hindi lang dyan matatapos yan. Dapat natin siyang pamalisan. Correct. Dapat isabuhay natin ang pagiging makabagong Maria sa makabagong panahon. So bilang na pag-uusapan natin kanina ang kahalagahan ng imahe sa buhay nating mga Katoliko, hindi ba tayo nagtataka kung paano pinangangalagaan ang imahe ng Nuestra Señora de la Asunción dito sa ating parokya? Oo nga, Brother Alex, sa totoo lang, marami nga ang hindi nakakaalam kung sino ba talaga ang mga tao nasa likod ng mahal na Birheng Maria. Kaya naman panoorin natin ang ating susunod na documentaries na kung saan bibida sa atin ang Marika Madeiros na siyang nangangalaga sa ating mahal na patrona. Tama ka dyan, kaya huwag na nating patagalin pa. Muli, ako po si Teacher Jovi. At ako naman po si Kuya Alvin. At ako po si Brother Alex na nagsasabi, mga kaparokya, 19 days na lang at Pistang Bayan 2019 na. Huwag kakalimutang i-share at i-like ang ating mga video episode at i-share na rin at i-like po ninyo ang ating Facebook page na ulap. Gamitin lamang ang hashtag na #VivaAsuncion2019. Taus-puso po ang aming pasasalamat sa ating mga kaparian sa PPCSCOM, Hermandad 2019, Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción at SOCOM. At syempre, sa lahat ng mga naging bahagi ng ating mga episodes sa gabing ito, sa mga nagdaang episodes, ito po ang Usapang Asunsyon ang makalaming kapuntahan bukod sa Patrona Reina at Tinambayang Bulacan, Nuestra Señora de la Asunción. Viva Asunción!